Pinaniniwalaan na ang salamin ay may kakayahang buhayin ang enerhiya sa loob ng tahanan, at kung ito'y nasa tamang pwesto, ay maaari nitong palabasin ang mga negatibong enerhiya sa loob ng iyong bahay. Ngunit paano nga ba natin malalaman na nasa tamang pwesto ang ating mga salamin sa bahay? Narito ang ilang mga pamahiin sa maswerte at malas na pwesto ng salamin sa loob ng iyong tahanan. Pang-20, swerte ang paglalagay ng salamin na nakaharap sa mga bulaklak at imahe ng pera. Pang-19, huwag maglagay ng salamin na nakaharap sa kama dahil ang negatibong enerhiya na nasa iyo ay magrereplika sa salamin habang ikaw ay natutulog sa gabi. Sanhin ang pagising mo sa umaga na malumbay. At iwasang maglagay ng mga gamit sa ilalim ng iyong kama upang maging maayos ang daloy ng positibong enerhiya sa loob ng iyong silid tulugan. Pang-18, huwag maglagay ng salamin na nakaharap sa hagdan dahil mahaharang nito ang pag-akyat ng positibong enerhiya. Pang-17, swerte ang paglalagay ng salamin sa may bintana kung saan may nagre-replika ng tubig gaya ng ilog. Dahil ang tubig ay simbolo ng kayamanan, ito'y magandang maakit mo papasok ng iyong bahay. Pang-16, maswerte ang paglalagay ng salamin sa ibabaw ng mga drawer sa pasilyo ng iyong bahay. Pang-15, huwag maglagay ng salamin sa tapat ng banyo dahil ang negatibong enerhiya dito ay dapat na sumabay sa pag-flush ng dumi. Kapag maglalagay ng salamin sa gilid ng pintuan ng banyo, ang salamin ay dapat kapantay ang linya sa pintuan. At kung may salamin sa loob ng banyo, bilang pangontra sa negatibong enerhiya ay maglagay ng asin. Pang-14, maglagay ng salamin sa gilid ng pangunahing pinto ng bahay. Ngunit huwag itong itapat sa pinto dahil ang positibong enerhiya sa loob ng bahay ay lalabas na magdudulot ng pagkabigo, kahirapan at madalas na hindi pagkakasundo ng pamilya. Kung may negosyo, ang salamin ay sa labasan naman ng pintuan ilagay. Pang-13, kung maglalagay ng salamin sa dingding, dapat ay hindi nagre-replika dito ang pangunahing pintuan ng bahay. Pang-12, kung maglalagay ng salamin ay dapat sakto ito sa iyong tangkad. Dapat ay nakikita ang ulo at balikat kapag ikaw ay nananalamin. Maswerte din ang paglalagay ng salamin na hugis bilog at mas mainam kung ang buong katawan ay makikita sa salamin. Pang-11, huwag maglagay ng antigo o lumang salamin lalo na kung ito ay may sira o gasgas dahil maghihikayat ito ng negatibong enerhiya o kamalasan. Pang-10, huwag maglagay ng salamin sa loob ng silid tulugan ng mag-asawa dahil nangangahulugan ito na may magtataksil. Bilang pangontra ay takpan ang salamin bago matulog sa gabi. Pang-9, huwag maglagay ng kaputol o pira-pirasong salamin dahil ito'y nangangahulugan ng pagkawasak ng relasyon at swerte. Pang-8, huwag maglagay ng salamin sa itaas ng iyong kama at sa itaas ng mga upuan sa iyong bahay dahil ito'y malas. Pang-7, ang hapagkainan ayon sa feng shui ay simbolo ng kaunlaran, kaya mainam na maglagay ng salamin na nakaharap dito at upang madagdagan ang mabuting enerhiya sa tahanan. Pang-6, maglagay ng salamin sa iyong sala, nangangahulugan ito ng pagdoble o pagdami ng mga kasiyahan sa iyong tahanan dahil dito madalas nagtitipon-tipon ang mga kaibigang bisita. Pang-5, iwasang maglagay ng salamin na nakaharap sa iyong mesa kung saan ka nagtatrabaho o kung saan nakalagay ang iyong mga bayarin gaya ng kuryente, tubig at iba pa dahil nangangahulugan ito ng pagdoble ng iyong mga gawain at mga bayarin. Pang-4, maglagay ng salamin sa pasilyo ng iyong bahay. Ito'y nag-aakit ng positibong enerhiya. Ngunit iwasang maglagay ng salamin sa dulo ng pasilyo dahil nangangahulugan ito ng pagbagal ng daloy ng positibong enerhiya. Pang-3, maglagay ng salamin sa kusina o di naman ay maglagay ng salamin kung saan ito ay nakaharap sa kusina.
Ito'y nagsisimbolo ng kakayahang humawak ng kayamanan. Ngunit iwasang iharap ang salamin sa kalan dahil mag-aakit ito ng negatibong enerhiya gaya ng sunog. Pangalawa, ang salamin ay maraming naiipon ng mga negatibong enerhiya. Kaya sa tuwing mananalamin ay ngumiti upang maitaboy ang mga negatibong enerhiya at panatilihing malinis ang salamin para sa perpektong kadalisayan. Pang-isa, ayon sa pamahiin ay iwasang maglagay ng salamin sa burol at sa kwarto ng taong may sakit at may taning na ang buhay dahil ang kaluluwa nito matapos sumiwalay sa katawan ay mananatili sa loob ng salamin at hindi na makakalabas magpakailanman. At ayon din sa isa pang pamahiin, kapag nakakita ka ng multo sa salamin, nangangahulugan ito na malapit ka ng pumanaw. At huwag tumingin sa salamin ng alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng madaling araw dahil ito ang oras ng pagbubukas ng lagusan sa kabilang mundo at maaaring kumuha sila ng isang kaluluwa ng tao. Paalala, ang mga pamahiin o paniniwalang nabanggit ay hindi kinakailangang sundin o paniwalaan. Ito'y gabay lamang. Nasa atin pa din nakasalalay ang ating mabuting kinabukasan. Samahan lang natin ng sipag at higit sa lahat, dasal sa Panginoon na siyang makapangyarihan sa lahat.